Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. But all that heard him were amazed and said, Is not this he that destroyed them which called on this name in Jerusalem, and came hither for that intent, that he might bring them bound to the chief priests? But Saul increased the more in strength, and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ. And after that many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him. But their laying away was known of Saul, and they watched the gates day and night to kill him. Then the disciples took him by night and let him down by the wall in a basket. And when Saul was come to Jerusalem, he hastened to join himself to the disciples. But they were all afraid of him, and believed not that he was a disciple. Sabay-sabay po tayo. But Barnabas took him and brought him to the apostles, and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus, and he was with them coming in and going out of Jerusalem. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita po. Again, may pag-aaralan kung paano na-convert si Saul. At siya naman po ay kinatakutan, but andito po si Barnabas na kung saan siya inakay, sinamahan, pinalalayan, Panginoon, na makita namin ang value, Panginoon, ng pag-alalay sa aking kapatid at magandang testimony, masipag at magpapasin, we pray na kayo po umilas sa gabing ito. Alalaan niyo po si Pastor Lito, Lord, ano may kahinaang physical, Panginoon, maraming salamat siya nagpapatuloy, maraming siyang assistant doon, Panginoon, ganyan din po si Ate Baby, Nanay Baby Lord, na sa kanyang kahinaan, Panginoon, physical, siya po ay sustain niyo po siya. Nandiyan po ang audition namin dito, yung takutan po sa virus, si Play, na yung tao po ay maging rational, Panginoon, mag-isip, ano yung dapat dealing with other people, Panginoon, at hindi kami magpadala sa takot, Panginoon, hindi sa tiwala, Panginoon, sa inyo, Lord, na binigay ito pagsubok, ang tanging paraan. As always, Panginoon, nasa yung salita, kung kami napakusahan nyo, dahil sa aming mga pagkukulang, kasalanan, ma-realize namin ang sagot dito, Panginoon, na hindi lalong lumayo sa inyo, kung bagkos, Lord, dahil lumapit sa inyo, at humingi ng tawad, humingi, Panginoon, ng pagkag, ng kagalingan. At makita ng mga tao yung Panginoon. Especially protect us, Panginoon, sa persecution and sakit din, Panginoon. Kung ito'y lalapit dito, we pray na mga katin din, Lord, sa Barbay Sapa, Lord, salamat. We pray na kayo pong higit sa bawat isa. Aking mga kapatid na churches din po, Lord. Kaya po muna natin, in Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Sakto na 5-4. Ang natin ito ng quarter. So, hindi ako sure kung alam ko dito tayo exactly. Oh nga ba, uwi nyo na yan? Hindi nyo na uwi ba yung box? Box na, uwi na daw. Masigip ba kayo? Masigip? Okay lang. Nakalimutan lang. Nakalimutan. Oh, paalala nyo ha. Sinasampahan kasi ni Shana minsan. Oo, nahulog na. Nahulog na nga. Diyan kasi nakalala eh. Okay. Sinampahan. Gusto niya nakatungkol lang. So, So, natapos po tayo last time. Itong napagandang testimony ni Saul, diba? Inulit-ulit nito sa kanyang mga preaching, even sa kanyang pisel. So, ito yung nangyari talaga. Wala tayong duda dito. Yung iba kasi nagiging kahit nung bata pang Christian, totoo ba ito? Totoo ba? Yung mga tanong talaga eh. May encounter mo mga iba-iba yung paniniwala nila. Kesyo, ito ay hindi literal. No? Nanaginip lang daw siya. Kaso may kwento pa doon sa daan. Meron yung, tapos kinuwento niya ulit. Tapos meron pang ananaya. So, paano masabing nanaginip lang siya? So, walang ibang interpretation dito. Hindi literal na nangyari. Si Paul ay literal na nabulag. Narinig niyang ang last week natin, yung sinabi ng Panginoon sa kanya.
Then, natapos alam ko dito tayo sa nung inakay na siya ni Ananias. Okay? Kasi si Ananias ay takot din nung umpisa. But, ang Panginoon mismo, kinausap siya eh. So, huwag kang makatakot dyan. Sumunod ka lang. Sumunod naman siya. Pinuntahan niya. At, anong ginawa? So, inalalayan siya. Ang sabi naman dito. Ay, sana ba yun? Ayan. Ananias went his way and entered into the house and putting his hand on him, said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. So, maraming bagay ito, no? So, una, sumunod na siya. At, sabi niya, putting his hands on him. So, anong ibig sabihin ba nun? So, nakita natin dito na una, takot siya. Sinabi niya dito yun, di ba? And Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man how much evil he hath done to thy saints. And sabi niya, and here hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. So, kilala niya si Paul, ito'y loko-loko, makapangyarihan sa religion nila at may connection. At may authority. Pero sumunod siya, ibig sabihin ng putting on of his hands, ibig sabihin talagang nakmalay siya na ito'y kapatid, kaya tawag niya nga is brother, soul. Makita niyo yun? So lagi natin pinapoint out dyan kasi saved na si Paul nung panahon na to. Kasi sinabi ng Panginoon eh, yan, gagamitin ko yan. So alam nila na yan, saved na yan. Okay? That appeared, so sinabi niya ngayon kay Saul para magkaintindihan sila, di ba? Kasi pareho sila kinausap ng Panginoon. Na siya ay sinugo sa kanya. So, ito ay ginagawa rin natin sa mga tao. So, paano mo alaman na isang tao papakibagayan mo, kung anong klase pakibagayan gagawin mo? Siyempre kung papakiramdam mo kung ligtas na yan, yan ba yung lingkod ng Diyos, kanino ba naglilingkod dyan, baka kapaling kanino naglilingkod dyan sa pera or something. So ilahat yan, inaalam natin. So I believe, doon tayo nagkakakilanlan. Kung nag-align yung si Paul, sinabihan din si Paul ng Panginoon na mayroong pupuntang ganyan. Tapos nangyari nga, so nang sabihin nun, nag-align. Diba? So, alam natin na sa Diyos talaga yan. So, kaya magkataka kayo, bakit sabihin niyo, ba't yung iba, ito, lingkod daw ng Diyos, tapos bakit siya nakipag-fellowship sa hindi lingkod ng Diyos, hindi lang talagang wicked. Diba? Again, minsan, yung iba nasa-chamba, pero pag talagang magkaibigan, tapos, hindi save, or even hindi save, baka false prophet, tapos nakipag-ano ka dyan. Malabo yun, malamang, magkapareho kayo nun. Ang winawaling nga natin yung iba. Kasi karamihan naman dyan, yung mga ano, biktima lang din, yung mga tao. Okay? Kaya, yan. So, nag-align sila, nagkaintindihan sila, at pagpansin niyo, ano yung daw yung gagawin niya sa sinabi ni ng Panginoon sa kanya, ito lang naman sinabi kay Ananias eh. Arise and go into the street which is called Straight and inquire of the house of Judas for one called Saul Tarsus. So, pumunta ka doon. At a man, and hath seen a vision, a man named Ananias coming in and putting his hand on him that he might receive his sight. So, tama, no? So, kung ano yung sinabi sa kanya, put his hand on him that he might receive his sight. So, anong ginawa niya? Ganun din. Sabi niya, he had sent me that thou might receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. So, managdag yun, di ba? So, siguro, dito niya kinuha yun. Ito. Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my sake. So, may equate natin to sa lagi natin inaaral. Ano yung sabihin ng filled with the Holy Spirit, hindi yan nagtatalalala. Sumba. Hindi yan gumugulong. Consistent po yan. Diba? Nakailang ano na tayo sa Acts 2. Ang isang taong filled with the Holy Ghost ay preacher. Diba? Kay Stephen din. Ganun din. Hindi Stephen na to, ha?
Pero sana gayahin niya yung totoong Stephen. Kaya sabi dito, filled with the Holy Ghost, ang nakikita ng sinasabi niyan dito, ay siya ay magiging great. I will show him how great things he must suffer for my name's sake. At hindi nangyayari yun pag wala ang Holy Ghost sa'yo. Okay? Yun yung lesson natin. Okay? Kung gusto mong may magawa kang maayos, maganda para sa gawain ng Diyos, kailangan kang puspusin ng banal na Espiritu. At hindi yan mangyayari sa pagpuro ka laro. Puro ka tulog. Okay? Puro ka soul winning time, Bible study time, wala ka. Mga ganun. Hindi mo makukuha yan. Kaya dapat you'll be filled with the Holy Ghost, pagbabasa, pag-iinig, pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero dito, hindi pa naman siya mag-aaral eh. Ibig sabihin, I believe talagang dinidisciple na siya ni Ananias. Siya ay doon-doktrinara na. May sabi dito, and immediately there fell from his eyes as had been scales, and he received sight forward and arose and was baptized. Ang bilis, di ba? So, alala niyo sa Acts 8, di ba? Si Philip naman, tsaka Eunuch. Eh, siguro talaga mga powerful preacher to, malinaw, convincing, talagang andun eh. Kilala pa si Jesus nung panahon. So, mabilis, di ba? So, nawala yung sa mata, bulag, yan ay sign ng or parallel yan sa isang taong bulag na napakinggan yung gospel ang katotohanan, ano nangyari? At pag naniwala siya, nga, totoo yan. Parang ang dating bulag, dahil hindi ka makakita, pero pag nakakita ka, tumanggap ka sa Panginoon. Makita mo yung katotohanan. Mask. Si Hannah, kamusta? Sunday daw. O, tama, daan niya may sa Pia. Doon din mo mismo, doon sila mismo. Hindi, yeah, same bahay. Sa likod lang. Sa likod lang. Mahalan na nanay na Hannah. Joy. Nice. Janet yung nanay ni Pia. Or the Jay. Juliet. Kasama niya sa bahay. Ay, yan. Juliet. Okay, so pag kayo naligtas, pero actually, saved na siya before, di ba? Ibig sabihin lang, parang pwede na namang may bumubulag pa sa'yo, di ba? Sa time, even mga Kristiyano, minsan may mga bulag sa katotohanan. Maraming mga katotohanan. So, di ba, nabubulag, ang kailangan, discipleship, kailangan akayin sa katotohanan. Kaya ito, obviously, ito ay literal, kasi kanina bulag siya eh. Nung nawala yung mga skills sa nakatanggap siya na. Nagkaroon muli siya ng nakakita muli siya. Okay? At sabi dyan, in a rose and baptized. So, saved na siya. Amen? So, saka lang siya kumain, ang bira, no? Talaga. So, parang nakikita rin dito, talagang parang ano yun, Job. Oh. 2012, tama ba? Open. Sino? Open down my eyes. Ay, hindi, pasamsin eh. Yeah, neither have I gone back from the commandments of his lips. I have esteemed this, the word of his mouth more than my necessary food. 23:12. So sila, bago sila kumain, baptize muna, ano? Siguro, ikaw ba naman ang bulag, eh? Di, syempre. So inakay na, siya inakita, amen, no? At siya kumain. And when he had received meat, he was strengthened. Okay, so again, tayo ay hindi tayo masyado sa, fasting, pero kailangan din yan. Pero kaya ang pagkain, di ba, kaya panalangin lagi natin, di ba, mga bata? Yung pagkain yung nagbibigay ng lakas.
Then was so certain days with the disciples which were at Damascus. So, siya'y nanatili doon. At I believe, siya'y pinalakas doon. No? So, makita natin may mga disciples dito. Siguro, mga yun yung mga target niya. Eh. Nahuliin dapat. Pero, siya'y nanatili doon. So, bakit tayo nanatili sa mga disciples? Di tayo nagsasarili. Kaya natin lagi na ano yung mga kapatiran. Ayan, inakabusta natin. Minsan nga, pababayaan natin. Mga tinatamad, ayaw. Di... Pero mamaya, follow up na naman. Ganun lang eh. Kasi kailangan nila ng fellowship. Kailangan nilang manatili sa mga mananampalataya. Pag hindi, lalo ng ano yan. Lalo manghihina. Nga salamat kayo, lagi kayo dito, no? Sa inyo rin yan, eh. And straightway, so ito na. Siguro, dahil kasama niya, mga spiritual, eh. Ananias ba naman, no? Anong ginawa niya? So, isang maayos na fellowship, nakahawa yan, eh. But especially si Paul, siguro, na-realize niya, di ba? Sabi nga natin, ang sabi sa Bible, to him much is given, much shall also be required. So, na-realize siguro ni Paul yun, ay, ano ko, matalino ako, may pinag-aralan ako, tapos anong gagawin ko sa Panginoon, di ba? Kaya siguro, naalala niya si Stephen, pinatay pa nila, talagang papang niya, okay, sabi niya, straightway, preach Christ in the synagogues pa. Okay? So, dahil sila yung mga Hudyo, siguro, doon sila talaga, pero, ang preach nila si Kristo. At si Kristo ay anak ng Diyos. So, ito po ay paulit-ulit sa Bible kasi napakahalagang distinction ito. Ngayon kasi tinitake for granted ng mga Kristiyano yun. Eh. Kristo ay anak ng Diyos. Okay. Amen. Pero ang panahon nila, iba po yan. Kasi ang inahantay pa nila yung misaya. Eh. At hindi sila niniwala sa Jesus yun. Kaya pag sinabi dito, he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God, naghahanap siya ng away. Hindi... Hindi literal. Ibig talagang makakita ka ng away doon, mga Hudyo. Okay? So, ang lesson dyan, minsan sabihin sa atin ng iba, parang naghahanap ng away, ba't ka nag-post ng ganyan? Ganyan. Ba't yung sinabi mo, ilagay mo pa sa YouTube, parang naghahanap ka ng away. Eh. Pero ganun tayo eh. We preach what we heard in the ears. Not preach in the house. Stop. Kasi importanteng bagay ito, okay, tayo-tayo lang ha. Tayo-tayo lang. 1, 2, 3. Tayo lang pag-usapan natin. Pag may tanong sila, ayun, may live pa tayo. Pero sa experience yung hirap ng live eh. Pinapanood ko mo sa sina, no? Nauputol eh. Tsaka hindi maganda yung audio. Anyway, kaya sa YouTube maganda. Ayan, may record. May maganda audio. Okay, so, ganun, si Paul. Hindi siya nahihiya sa pininiwalaan niya. Preach niya sa lahat. Even doon sa mga tao na most likely ay talagang aawayin siya. Pero alam niya, kailangan nila ito eh. Nakikita nga natin yan sa Romans. Nasunahan pa lang kasi tayo ng Romans. Pero makikita natin yung pagmamahal niya sa mga Hudyo. Si Paul. So ngayon, ano kayo nangyari? Nag-preach siya sa mga Hudyo. But all that heard him were amazed and said, is not this he that destroyed them which called upon this name in Jerusalem and came hither for that intent? Kilala siya talaga eh. Oh, this is Paul, yeah, persecutor of the Christians. Kilala siya. Nag-iba siya. Bigla. At gusto niya dati, gapusin tong mga to. Babae, lalaki, walang pakialam. Ngayon, pinipreach niya na si Kristo. So, sandali. Ngayon ito, may mga gumagaya nito. Kailan lang may nagano. Ano yung mga manggagaya din talaga itong mga ito eh. May kesyo yung isang addict daw na naging ano. Si Kanye West nga, professing Christian na rin. So mag-iingat tayo sa ganun. Si Tad White, lalo nyo ba yun? Naka-dreadlock. Addict, mukha pa rin addict ngayon eh. Diyan na iniwala yung mga tunay na Kristiyano, talagang babaguhin mo, nahihiya ka doon sa past mo, hindi naman, yun, ginagawa nila, binibida nila. Tapos puro love of God na lang yun, ako yung minahal ng Diyos, pero ganun pa rin yung tsura mo. Anong lesson na sinasabi mo doon sa, ano, kahit sino ka patanggap ka ng Diyos, tama naman yun in a way, pero,
Kung nahihiya ka sa pass mo, bakit mo pangalanda ka tapos di mo malang binago yung tsura mo? Kung nagka-clean, maniniwala pa ako sa kanya, kaso pangit eh. Talagang creature daw, long hair. Anyway, nakita niyo na ba yun? Stud white. Pangit eh. Ayan, so ito, kilala siya na dati siyang persecutor. Ayun lang, nagtanong lang. So, at this point, ano tayo? Tayo mga Kristiyano minsan, takot tayo. Ano sinusot mo sa ano mo? Ano yung sinusot mo sa tenga mo? Gusto mo mabutas yan? Hindi yan panlinis eh. Tingnan mo nga na yung sinusot ito. Tabala pa ito eh. Okay, dito na tayo ha. Cut yung cut. But soul increase the more in strength. So, gusto ko sabihin kanina, pag may nagtatanong sa iyo, di ba ito si Mang Joe, ito yung ganyan yan eh. Di ba ito si pag lalo pag may pass kang masama, di ba, hindi maganda. So, ano gagawin mo? Ah, parang hindi ako matanong, di pagbigyan ko na sila, kilala nila akong di kuloko, hindi, hindi lang ako bago. Ganun yung ano ng iba eh. Pag hindi ka safe, ganun ang ano mo eh. Yan, parang tad white niya. So, pero si Soul, wala sinabi dito, pero sinasabi lang, nagpatuloy siya, di ba? But, Soul, okay? Sinabi siya, inaasal siya, well, di ba ito yung ganyan? Wala siyang pakailan eh. But Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ. So, again, ang mensahe niya, si Kristo ang Panginoon, si Kristo ang anak ng Diyos, kinwestiyon siya, wala siyang pakailan. Lalo pa siyang lumakas. Pag sinabing lakas dito, hindi lang physical strength, ha? So, obviously, ito ay sabi kasi dito, and confounded the Jews. Ibig sabihin ito, mga Kristiyano, dapat ganun tayo habang nagmamatyo. Lalo kang natututo sa doktrina, lalo. Lalong-lalo-lalo. Kanino, tinatanong si Daddy. Tinatanong mo din. Ay, sa mga, mga Baptist, di ba? Kapag nagbabasa ka, nag-aaral ka, seryoso ka, umaten ka, magmamature ka, amen? Eh, si Paul, ilang taon niyang, ilang sinabing taon? Ilang sinabi ba? Certain days. Hindi sinabi kung ilan eh. Kaya siya yung kasama ng mga Kristiyano, siya yung lumakas. Amen? At siya yung nag-preach at nagpatuloy. Ito ba yun na? Wala kang pakialam. Patuloy lang. Ganun po tayo dapat. At sabi niya, confounded the Jews. Ano yung sabihin nun? Yung confounded po yan sa Old Testament, paulit-ulit na rin yan eh. Yung Proverbs, tapos kahit sa Psalms. Ano yung confounded? Nalito. O iba dyan, parang nasira ulo, parang gano'n eh. Hindi naman, mga nalito. Tama yun, nalito. Pero paano mangyayari malilito sila? Kasi sabi, si Jesus hindi mo anak ng Diyos. Hmm. Ang pinipig sila yung anak ng Diyos. Yan. So, bakit nalilito yung ibang tao pag sila yung mali? Alam, meron kaming Bible study. Yung iba, kala nila may posisyon nila. Ito ang posisyon ko. So, pag kinausap mo na, ay, ano sinabi talaga? Yun ang mahirap pag nag-take ka ng position na hindi ka sigurado. Ngayon, iba sa atin talaga, kakamali, wala lang perfecto. So, pag ikaw umami ng mali ka, hindi ka maulilito eh. Pero mga tao nalilito, yung mga ma-pride. Tapos yung, baga, ito yung sinasabi ng Bible, ginagawa ng ibang daan. Ano mangyayari kahit sa daan, pag ikaw ay ito lang yung daan, tapos liligaw ka dito. Ako, minsan ginagawa ko yung daan eh. Kala mo, makakabalik ka lang doon. Alam ko naman, kumanan ako, di kakaliwa ako. Eh, kung iba-iba na yung madaanan mo doon, dati nung hindi ko pa master to sa SS. Ah, ganito lang to. Naku, bus na yung gas ko, hindi pa ako nakadating. Tapos babalik ako, doon na naman ako. Ano ba to? Alam mo, sa reasoning, kahit, ganun na ganun din yan eh.
Tapos mga halata ka, hindi mo talaga alam yung sinasabi mo. Kasi nga, ang reality, isa lang naman yun eh. Kung ikaw yung humiwalay sa reality, sa katotohanan, ano mangyayari sa'yo? Maliligaw ka talaga. At bandang huli, ito yung alam ko pre-trib. Ba't iba sinasabi ng Bible? Malilito ka talaga. At siguro, itong mga Hudyo, ganun din. Pinangako sa atin, ang Panginoon, ang Messiah. Siguro, sinabi ni Paul, hindi wala dito, pero yung mga ating pag-aaral dati, ano yung possible na sinabi niya? Eh, sinabi niya sa Old Testament, eh, ganito siya, di ba, sa Isaiah 53, na ang yung Messiah nyo is actually pahihirapan, mamamatay, di ba? Pupunta sa impyerno, di nila, yun yung nakarangin sa Bible eh, sa Old Testament. O buhay magmuli, papahirapan ng mga asaksakay sa tagiliran, at siya ay darating sa panahon ng ano sabi sa Daniel, sa panahon ng kaguluhan, ibig sabihin na in troublous times. Eh lahat yung nangyari, di malilito ngayon yung ano, tumama. Tapos siya ay ano ba? So, malilito ka ngayon pag hindi mo tinatanggap yung katotohanan. Yun ang problema. Kaya tayo, anytime dyan tayo, anytime na may magsabi dito sa atin, ganito ang paliwanag. Okay? So, hindi natin lalabanan yung tama kasi malilito ka rin. Okay? Ganun po yan. At even worse, may mga ano naman ngayon, dating mga Kristiyano rin, pag may in-embrace silang maling katuruan, syempre, makikilala na sila doon na yun ang tinuturo nila. So, saan siya pupunta kung mali sila doon? Kung hindi ka babaling, ay iwanan mo yung mali. Kaya kalito-lito ka na, pati yung mga interpretation mo sa ibang passage na, syempre, kakontrahin yung tinuro mong mali. Anong gagawin mo doon? O, di papalusot mo na. Lalo ka na lang, ikot-ikot ka na, hindi ka na makarating sa dapat mong panggalingan. Ah, pagmuntahan. Eh, napakahirap. Kaya, yun ang yung maganda yung kwento ni Saul, tama yun. Mali yung pinag-umpisaan niya. Okay, mali siya. May past siyang napakasama. Sa palagay niya, naglilingkod siya sa Diyos. Tapos, kinakaaway niya na pala, Panginoon mismo. Diba, last week. Pero nung siya bumaliktad, mali ako eh. Okay, mali ako ngayon. Ang Panginoong Isus pala, siya nga, anak ng Diyos. So, marami nagulat, pero siya ay lumakas. At yung mga hindi naniniwala, nalito. Okay? So, sabi dyan, proving that this very Christ. So, again, ano pwede natin makita dito pa? Ang persuasion natin, o yung pag ginagawa natin, preaching, soul winning, persuasion lang yan. Kahit nyo, kahit si Paul na yan, hindi naman lahat maniniwala. Okay, alam nyo yung bagay na yan eh. Pero ang isa sa mga pinapatunayan natin, si Kristo nga, ay Messiah, siya yung Kristo. Siya yung anointed. Siya ang tagapagligtas. Lagi natin, yan ang pinipreach natin. So, the same, a message na pinish ni Paul. Okay, so, ito na. Positive yun, di ba? So, ano yung napansin ko sa Acts, di ba? Sabi ko sa iyo last time. Sino yung laging kalaban? Mga Romans ba? Ayan na naman eh. Di ba? So, again, sa Gospel, Jews, ang kalaban. Sa Acts, lalo na sa Acts. Diba? Sino nagpakulong kay Peter, kay John, kay Stephen, siyempre, sino nagbato sa... Mga Hudyo yan. Ito na naman, si Paul lang Hudyo rin siya, kaso na-convert. Sino kalaban na naman niya? Iyon na naman, okay? And after that, that many days were fulfilled, the Jews took counsel, namatay tao talaga itong mga ito, ano? So, sino ba nagkaroon ng kalaban dito na gusto kayong patayin? Meron na ba? Wala naman eh, di ba? Ako, hindi ko alam. Meron, gusto ng sapakin ako. Meron akong ganun eh. Ewan ko dun. Ginagawa ko lang ito, ba ako? Anyway, lalo na pag-preacher ka siguro. Nakikita ko yung sa mga na talagang isang nag-aaway mga Hudyo, mga Black, talagang ano eh, mga Islam. Patayan talaga yan. So ito, ganun mismo. Kasi nga, sila ang pinakasapul dun eh. Again,
Ako pag meron tayong nakakasalamuhan na gano'n, na medyo, ano, alam mo na yun eh, bakit siya galit sa salita ng Diyos? Bakit siya galit dito? Bakit siya galit sa soul winning? Kahit mga kapwa natin Baptist na okay sa iba, kanina sabi ni Daddy, ba't yung mga yung Calvinist, Baptist ba yun? Meron mga Baptist po na na-incline dyan. So mali yan, kaso nga, sobrang ano yan eh, parang ang hirap i-determine minsan, actually. Kasi nga siguro wala rin nagsipag, tinamad lahat, hindi nila nakita, napakadali lang pala ng sagot doon. O yung iba talaga tinayuan nila yung ano, gusto nila magkaroon distinction, gusto nila mas magaling sila, nag-ano sila ng distinction na kami talaga, sovereign si Jesus. Talaga naman eh. Kaso sobrang ano, ayun, haligaw na. Muna yung punta doon. Ayan, so, tayo naman din talaga pa tayo mga Kristiyano. Yan ang maganda doon. Pero, itong mga to, gusto siyang patayin. So, ibig sabihin, malalim po yung sugat nito, no? Sa preaching ni Paul, sapul na sapul to. Ganun yan eh. Tsaka wicked talaga itong mga to. So, ano ulit yung lying in wait? Laying wait. Lying wait yan, di ba? Ano yung sabihin na? Ambushin siya. Ito na ba yung papatayin talaga siya? Hindi pa ata ito. Hindi pa ito. Yung hindi kakain. Alam nyo yan, di ba? Later pa yan eh. Pero ito, gusto na siyang patayin. And they watch the gates day and night to kill. Ano, hindi talaga, no? Parang Proverbs 1. Sa Proverbs 2. 1 and 2, no? Then the disciples took him by night. So ngayon, so, anong gagawin natin pag tayo gusto ng patayin ng tao sa paglilingkod sa Diyos? Utuloy ka pa rin ba? Depende yan, napansyahin mo. Okay? Parang si Stephen, napag-usapan natin last time eh. Alam niya rin yun, I believe. Pero na, I believe na nalaman niya na ito na talaga yung ano ko, ito yung purpose ko sa buhay, at least si Saul yung naligtas dun eh. So, tinuloy niya. Talagang binanata niya eh. Binigyan niya ng pagkakataon, di ba? Yun nga. So ito, I believe si Paul, actually kahit si Jesus, the Lord Jesus Christ, may panahon na tumakbo siya eh. Hindi yan minsan masama, minsan maganda umilag na lang. Pero pag talagang pinapersecute na lang kayo sa city na to, doon na kayo sa kabila. Ganun tayo. But anyway, itong mga disipulo naman, hindi naman sila kinainitan, si Paul lang. So anong ginawa nila? So nagtago na siya, takbo na siya, okay? So nabanggit pa to, no, na may nakikita akong mga dokumentary ito, kesyo andun daw yung wall na pinagbabaan eh kay Paul tsaka yung basket. Meron kasi na tinuturong wall dun eh. Anyway, so dito na siya, siya ay talagang parang ano, no, wala siyang pinakas kasi talagang gusto siyang patayin eh. Hindi ito mga audion to. Ano naman tawag dyan? Basta para siyang ganyan, no? Ano naman tawag dyan? Basta tinaka siya, malabas. And when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples, but they were afraid. Well, all afraid of him and believed not that he was a disciple. So ito na po. So dahil wala, kailangan niya umalis doon sa Damascus. Punta na siya ng Jerusalem, medyo malayo po yan. So gusto niya rin makipag-fellowship siguro, pero kilala nga siyang persecutor. Now, so anong lesson dito? So may time po na, yan, pag lumaki ka sa church, makikita mo yan. Minsan pag yan, may nagkamaling kapatid, minsan iwasan ka eh. So anong kailangan mong gawin? So, alam mo namang wala kang ginagawa ko sa mga, tsaka nagbago ka na eh. Nag-repent na siya, nag-convert na siya eh. So, natural sa isang mananampalataya na gusto niyang kasama yung mananampalataya din. Pero, inintindi niyo yun, I believe. Kaya nga maganda dito, si Barnabas naman yung nag-alalay sa kanya. Okay? Alam ni Barnabas, naintindihan niya na natural lang yun, na may matakot sa kanya, may magdududa, may galit yan. Kasi baka kamag-anak pa nila yung napatay ni Saul. Si Stephen na lang, di ba? So, iwas yung mga disipulo sa kanya. Pero, si Barnabas, siguro naintindihan niya, ligtas na to eh. Alagang ano lang, loko-loko lang dati.
Kaya sabi niya, but Barnabas took him and brought him to the apostles. Makita niyo yun? So dahil di naman siya paniniwalaan agad. So lesson pa dito mga kapatid, ganito rin yan. Ikaw ay hindi agad minsan paniniwalaan ng bantao. May mga napapansin na siya ganun, mga kasyana na gusto niya tanggap agad siya sa church, gusto niya barkada niya lang. Hindi nga ganun din kadali. So ngayon, yung mga matured, parang si Barnabas, ikaw na ilalapit, tutulungan mo siya. Na, hindi mo gusto yung forma, hindi mo gusto yung ugali. Eh kung napansin mo na bagong kristyano, kasi nung aalalay dyan. Diba? So ikaw na yung umalalay. Okay? Lagi itong inanong din ng pastor kasi ganun talaga. So nakita natin dito, kung hindi siya inalalay ni Barnabas, paano na? May Apostle Paul kaya? Diba? Mahihirapan siya. So both sa side ng mga tayo dito, pag may bagong member, huwag mo namang ano, alalayan mo na lang kasi sa amin ganun daw, sabi mga kwentuhan lang ginagawa daw ng mga, kaya yung ibang nag-backslide tapos hindi makabalik kasi naman si kapatid eh aaten na nga mo, sabi pa, oh kamusta ka na, buhay ka pa, ganunin ka pa, edi lalo ano, aasarin mo pa eh. Kasi nga may nararamdaman nyo, mayroon din maturity doon sa part nila. Ngayon, kung ikaw naman yung iniiwasan dahil may ginawa ka talaga masama eh. So, dapat parang katulad din tayo ni Paul na huwag naman tayo mag-give up. Ay, ako na. Open na agad ako. Naging policy na lang ulit ako. Babalik ka pa ba doon? Siyempre, hindi na. Di ba? So, yung mga lesson ko. When Barnabas took him and brought him to the apostle and declared unto them how he had seen the Lord in the way. So, alam na agad ni Barnabas, di ba? Nakita niyo? So, I believe talagang man nung masigasig na si Barnabas. Inalam niya eh. Kaya nga niya nakilala. Siguro, nag-text na sila ni ano. Nag-Skype na sila ni Ananias. Sino ba tong Paul na to? Di ba? Ah, ganito yan. So, alam niya, inaalam niya. So, again, another lesson. Eh, konti lang naman tayo dito. Minsan, di naman chismis yun. Alamin mo lang yung kaya natin pinapaalam sa inyo, di ba? Ito, si kapatid na ganito yan. So, huwag kang magtampo na sinabi mo yon. Lalo pag pastor. Bahala si pastor dyan. Diba? So, alam niyo yung kwento ni Paul kung paano ang Panginoon mismo ay nakita niya. And that he had spoken to him how he had preached boldly at Damascus. So, sinabi niya yung mga ginagawa niya. So, pinagpatotoo siya. Kasi mahirap sa case ni Paul na maniwala kayo sa akin. Medyo mayroon gawin yun, kaya may tulong siyang tinulungan siya ni Barnabas, at ganoon din tayo dapat. So, inobserbahan niya na, totoo kaya ito, hindi. Sino lang yung minsan ang usapan sa ano eh. Ito, sino ba ito? Ayan. Totoo kaya yun? Kasi si George, marami rin niya yun eh. Hindi tunay, kaya para maprotektahan yung ano, lalo yung pastor, ganoon yan eh. Investigador yan eh. Okay. Kaya yun, pinatotohanan ni Barnabas, okay yan, okay ito. So, ano nangyari dyan? And he was with them coming in and going out at Jerusalem. Ano yung sabihin nun? O, kasama na namin yan eh. Yung sabihin na pagkatiwalaan na. Okay? And he spoke boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Grecians, but they went about to slay him. So, sa sobrang tapang niya, gusto na siyang patay, di ba, kanina nga. So, yun. So, sabihin mo, patotohanan mo yung magkakapatid, intindihin mo pareho sila. Kasi iba, umiiwas nga kasi may dahilan naman. Di ba? May pass si, ano, si Paul. So, dapat may gagawa niya minsan, di laging pastor gagawa niya. Pero, siyempre, madalas yung pastor. Which when the brethren knew, they brought him down to Caesarea and sent him forth to Tarsus. So, si Tarsus, dyan, taga dyan po yung ano eh. Si Paul din, di ba? Ayan. So, ano nangyari sa kanya? So, nung nakilala na daw siya, sinend agad siya. So, hindi naman sinabi ditong ano na, inanoint na agad at sinugo na ng missionary. Pero, sinend siya. So, iniwala ko dito parang testing to. Okay?
Kasi sabi dyan, then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria and were edified. Okay? So, nasubukan talaga nila to. Okay talaga to si Paul. Kasi, siguro, either kilala or hindi siya kilala, ang preacher, minsan makikilala mo rin pag nagsalita na. Diba? So, syempre, hindi lang kayo, takot kayo, duda kayo, eh nakinig siya kung paano magsalita ng kapatid din, mga kapatid ko, so mahuhusgahan nila. Eh, nung na sila'y na-edify, ano nangyari? Eh, di napatunayan, na okay nga si Paul. At, patunayan yung sarili niya, at makinabang din yung mga churches. Okay, dahil sila'y na-edify, at sila'y lumakad, may takot sa Diyos, at sabi dito, and in comfort of the Holy Ghost, were dumami pa sila. Parang sinubukan. Yan. Si Paul. So, anong lesson natin doon? So, yun nga, yung sinasabi natin kanina pa, dito sa same chapter, pangako na ng Panginoon yun eh. Gagamitin ko yan. He is a chosen vessel unto me. Yung sabi. Naniwala sa Renayas, naniwala yung mga Kristiyano, sa Banabas. And therefore, ito na yung umpisa po na makikita natin kung paano gagamitin si Paul. Okay, so ngayon, kilala nyo na si Paul ha. Dating Saul, naging Paul, kilala niya na siya. Ganun siya nagsimula, hindi agad siya Paul. Hindi po, nung una, inalalayan din siya. So, yan yung mga lesson din na ni Pastor sa amin eh. So, minsan na ito, mga Peter, Joshua, Johan, inaalalayan natin yung mga yan ngayon. Masubukan na sila. Nakay natin, tutuluan, ilang taon yan. Hopefully, nakikinig. Nakikinig ba kayo? Peter, nakikinig ka ba? Iniintindi mo ba yung pinipis dito? Ganun sana, kasi ganun eh. Si Paul nag-umpisa lang sa ganun. And later, si Paul, siya na talaga yung the Paul, the great apostle. Lahat nag-umpisa sa magiging mahina, kasalanan, niligtas, baptize, nalaya, tinuruan, for how many, hindi sinabi kasi kung nandito eh. Kaya may sinasabi kasi sa Galatia na ilang matagal din siyang panahon eh. Dito, nagpunta na ganyan sa Jerusalem, sinasabi sa Galatia na tagal pa eh, parang 2 years siya sa Arabia, parang ganun eh. Okay, so, question ba kayo? Peter na kasi to eh. No question. Ay, bakit ganun? Ba't siya pa yung ginamit ng Diyos? Ba't hindi na lang yung matagal lang matapat? Diba? Yun ang madalas gusto natin eh. Napansin ko din yan eh. Yung ibang nakakaingitan minsan yan eh. Yung ibang masama, tapos naging naligtas, tapos yung itong matagal na dito, hindi ginagamit ng Diyos. Yung iba, ginagamit din ng Diyos. So, bakit ganun? Ba't ginagamit ng Diyos yung makasalanan? Dating makasalanan pala, sorry. Eh, di yun, no? Ano, parang mapakita na para sa lahat yung... Yan, para sa lahat ang kaligtasan, tsaka yung pwede kang gamitin ng Diyos. Kasi nga, karamihan naman tayo may kalokohan eh. No? Ayoko lang yung sinasabi ko, ayoko lang dito, yung iba binibida pa yung ano nila. Yun ang masama naman. Pero sinasabi ko dito, walang duda. Ayoko lang nun dito, yung iba nag-over, na-abuse naman, kahit daw yung bakla, gano'n, matay tao. Mga false teacher siya dati, tapos bigla siya naging ganun. Pastor na siya, nag-adultery pa, tapos, hindi, nagbago na ako. Na-revive na ako. Huwag niyo akong usgahan. Biglang ganun, hindi ganun. Tapos biglang gagamitin si Paul. Hindi pa siya ligtas nun, iba naman yun. Ngayon, ang maganda nga dito, yung mga member, pag di ka ng pastor, medyo mas maluwag sa'yo. Pero still, nakita nyo kanina, di ba, pag ikaw yung may masamang Pasko, iiwasan ka ng tao. Ang patuloy ka lang din, hintayin mo yung talagang gagamitin ka ng Diyos. Huwag ka rin naman masyado, marami tayo nakikita rin ganun, mga gusto ako agad yung ano, pastor agad. Ay, mga ganun eh. Nagmamadali kasi nagmamataas. Inatoto kasi ngayon, nagiging mataas yung ano sa pastor, tapos gusto mo rin nun.
kahit hindi ka ipahanda, sige, ganyan lang naman yun eh. Babola-bola lang naman ako. Hala, ko lang yun. Mayroon pang question? Yan ang kwento ni Paul. Pero hindi pa nga tapos eh. Pero kasi alam natin yung pagkatapos yun talagang gagamitin na siya. Gagamitin na siya. Mightily. Wala akong alam na nag-ano na si Paul. Bandang huli, mas matapang pa nga siya kay Peter eh. Kaya, pero yun na. At least nasaksiyan natin. Yan si Saul. Dating ganyan. Tapos, nag-submit siya sa Panginoon, di ba? Nalalayan siya. Question. Ay siya pa ba? Joshua, gusto mo ba maging Paul? Nagamitin ka ba ng Diyos? Ha? Stephen, nagamitin ka ba ng Diyos? Sana, di ba? Kaya ngayon, sabi na sa prayer item natin, di ba? Tanungin mo sa Diyos, Lord, anong gagawin ko? Lord, anong kailangan kong gawin? Ngayon pa lang, bata pa ako eh. May pwede kang gawin, mag-aral ka, magkabisado ka ng Bible. Ang laki ng pakinabang mo dyan. Ang laki ng pakinabang mo dyan. Ngayon, gagawin ka mag-piano. May pianist tayo. Di ba? Kaysa naman pag nag-idol-idol ka dyan sa TV, wala, iba ang spirito mo dyan. Service na tayo, inaanto ka pa. Gusto mo, ibang bagay gawin mo. Ganun yun. Pero pag excited ka, ay, nagpiano ako, may alam na akong ano, sige, ako na yun. Eh, sana, service na ulit. Ay, may master na akong kanta na naman sa Linggo. Next week, meron na naman. Kaya nyo yun eh. Mabata, bilis matuto eh. Diba? Mas excited ka. Pero pag ano, wala kang nagawa. Alam, ayaw mo nang mag-ano, service na naman. Okay, kinana si Stephen ha. Ano ko lang, medyo lang. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa lingkod na si Paul. Dating Saul, Panginoon, napakasamang tao. But siya po'y ginamit nyo. At dahil siya nagtapat naman po, Panginoon, tumalikod sa kanyang dating pananampalataya. Hindi niya po yun na lintana na siya po'y may connection, may kapangyarihan, dating religion niya, but nakilala niya kami, Lord, na nilala ka niya, nawa ganun din po kami, Lord, na pahalaga namin ang inyong calling, pahalaga namin ang inyong gawain, ang inyong gusto pagawa sa amin, makita namin ito'y dakilang bagay, mag-solve it, mag-preach, at mag-akay ng kaluluwa, Panginoon, at maging katulad kami ni Paul, at least sa mga inspiration namin siya saan sa pinaglingkod, nalimutan niya ang kanyang past, naglingkod siya sa inyo na nung buong kasigahiga, Panginoon. So we pray na as we go along with the book of Acts, Panginoon, makita pa namin ang ibang acts ni Paul and even ni Peter. We pray na kaya kung matulog sa amin dapat namin gawin, especially mga bata, Panginoon, manda sila future, they will be resolved na wala kami hindi magagawin sa aming buhay, hindi maglingkod sa inyo. At as we do this, Panginoon, magpalaan nyo din ang bawat isa. Handaan nyo po bawat isa. Protektahan sa persecution, sakit. Ano naman niya, Panginoon. Handaan nyo pa mga prayer requests. Ang mga sakit ko yung pastor dito, Lord. Ang baby, ang mga daisy. Tawag, salamat sa mga blessing mga wife. Ang mulaga sa aming buong linggo muli. In Jesus' name we pray. Amen.